Nasa evacuation centers pa rin sa Davao City ang mahigit 14 na pamilyang pinalikas ng mga otoridad kasunod ng malakas na paghampas ng alon sa mga bahay nila malapit sa dagat. Inilikas din ang mga residente ng mga barangay sa Banay-Banay, Davao Oriental dahil sa abot-leeg na bahang dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon. Makibalita tayo kay Helen Quinianola ng GMA Davao. Ilang oras ding tumagal ang malakas na ulan at hangin kahapon sa ilang lugar sa Davao Region. Nagresulta ito sa baha at malalakas na alon sa dagat. Sa Banay-Banay, Davao Oriental, binaha ang 5 barangay. Sa ilang kasada, umabot hanggang leeg ang tubig kaya nagsilikas ang mga residente. Ang iba, kinailangang saklolohan. Doon ay mga bata, tigulang, na non-swimmers, na nastranded na sa ilang balay, lampas sa tao ang tubig. Tuwits nga, hindi sila makalangoy kay considering sa current sa tubig. Nung naikurat yun niya ni kay first time nga naitabo diri sa among dapit nga nakadako ang tubig. Pansamantalang lumikas ang mga residente sa mas mataas na bahagi ng kasada habang hinihintay ang paghupa ng baha. Diri sa ami yun mi mo kuan kay taas pa man niya. Og mo kuan og paminaw na mo og dili mo ulan. Dahil sa biglang pagbaha, naka-alerto ngayon ang lokal na pamahalaan at mga residente sakaling muling bumuhos ang malakas na ulan. Why nag-aspect nga may ngunan? And then, makaya-kaya rapod na mo kung mabot ang baha. Kaya rapod na mo latas-latason. Nananatili din sa evacuation center ang mahigit 14 na pamilyang pinalikas kahapon na apektado naman ng malalakas na along humampas sa kanilang mga bahay sa Barangay 76A, Davao City. Ang mahigit 20 pang pamilya sa mga kaanak na muna nakikitira. Nag-abot na ng relief goods ang Davao City Social Services and Development Office at GMA Kapuso Foundation sa mga apektadong residente. Pinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan kung dapat nang i-relocate ang mga nakatira sa tabing dagat. Lisod kay ilang kahimtang dito, ganina nakita namo dito ang balut. Helen Quinianola, Nagbabalita, Pilipinas.